Ayan, nasa top 5 na po tayo ng listahan natin ng 10 pinakapaboritong movies ni Ate Guy. Sa number 5, pasok ang pelikulang Ina Ka ng Anak Mo. Ayoko maging pabigat sa inyo. Ang inay naman, hindi naman kayo ba sa amin, ah? Sinulat ni Butch Dalisay at dinirek ni Lino Broca. Kwento ito ni Esther played by Ate Guy at ng kanyang inang si Renata played by Lolita Rodriguez. Nakarelasyon at nagkaanak si Renata sa asawa ni Esther played by Raul Aragon na humantong sa pagdedemanda ng anak sa sarili niyang ina. Ito yung unang pagsasama ni Lino Broca at saka ni Nora Honor. Mayroon kasing binitawan si Lino Broca noong early 70s. Talagang sinumpa ni Lino Broca, hindi ako gagawa ng pelikula kasama yung superstar na yan. Kasi para kay Lino Broca, isa lang ang superstar sa set ng kanyang pelikula. Ito ay walang iba kundi yung director. Pero noong 1979, nakumbinsin na siya na gumawa ng pelikula kasama ang superstar na si Nora Honor. Alis na ako. Ha? Dito naman ay makikita mo, ano pakiramdam mo kung ang ina mo ay nakikisawsaw doon sa, di ba, sa asawa mo? Hindi ba? Wow! At ang mangyayari pa ay yung magiging anak ng ina mo ay magiging kapatid mo, di ba? Ngunit, kapatid mo sa pamamagitan ng asawa mo. It becomes so complicated nga bali, and in the end nga bali, it destroys all morals. Itinuturing na movie event of the year nang ipalabas ang pelikulang ito noong 1979 dahil sa pagsasama ng dalawa sa pinakamahuhusay na aktres ng pelikulang Pilipino. Noong time na yon, ang kinukonsider na greatest actress ng Pilipinas is si Lolita Rodriguez. Kaya nung ginawa ni Nora yan, medyo may alanganin pa siya na baka hindi niya kaya makipagsabayan. Kaabang-abang ito dahil paano kaya lalamunin kaya ni Lolita Rodriguez si Nora? Baka lamunin niya ng buo si Nora Honor. Inay! Inay! Inay, tama na yan, inay! Parang hindi ka nag-aaral na. Ano ba naman? Titiwan mo. Inay, ano ba? Tama na. Tama itong agimbal. Maraming acting highlights sa pelikula pero wala raw tatalo sa classic scene na ito ni Ate Guy. Ayop! Ayop! How can you call your own mother hayop? Oh my God! Yung ina mo, tatawagin mo na isang hayop. You know, I had a nice talk with her. Kasi yun ang gusto ko rin, yung eksena niya. But she said, alam mo kuya, hindi ko gusto yung eksena. You know why? Because sana daw, isang best lang niya ginanon, yung hayop. Ayaw daw niya yung nirepeat. Yun yung sabi niya sa akin nung naging close kami, nakikwentuhan kami about the acting. Nothing melodramatic, nothing loud, no? Pero they were able to express their respective feelings of disappointment. The other one parang asking for forgiveness, but the other one couldn't handle the truth at that precise moment, no? I think that was very well captured by Broca. Next entry na po tayo. Pasok sa number 4, ang pelikulang Bona. Sinulat ni Senen Ramones at dinirek ni Lino Broca. Kwento ito ng isang dakilang fan, si Bona, na labis na nahumaling sa iniidolo niyang artista na si Gardo. Tinalikuran ni Bona ang sariling pamilya para pagsilbihan ang idolo. Pero sa bandang huli, iniwan din siya nito. Isang ano ito, pagpupugay sa ating mga fans. At ang napakagandang istorya dito sa Bonang Abali ay, ang isang superstar ang nagpe-play ng role ng Abali, gumanap sa papel ng isang movie fan. Nagbaliktad yata ang mundo. So, ang ganda ng thesis. Gardo, knowledge mo. Ang husay-husay mo maglaro. Ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Bona is the quintessential movie fan film. I think Lino Broca also did a very good job
with Bona because naipakita niya na hindi lang on the level ng movie fan na selflessness, devotion, unconditional ang service at ang love ni Nora kay Philip Salvador there. Pero pinakita rin ni Lino Broca na may hangganan. Ipinalabas ang Bona sa Cannes Film Festival at napasama rin ito sa Best 100 Films in the World na iginawad ng Museum of Tolerance in Los Angeles, USA. She was able to make us believe, to make everybody believe that she was the fan. Siya yung fan na na-obsess, siya yung talagang makikita mong gagawin ng lahat. Kiniti ako dyan eh. Ang Nora Honor movie is not complete without the requisite Nora Honor moment. At hitik na hitik daw sa Nora Honor moments ang Bona. Habang nagsasayaw si Nora saka si Philip Salvador, nakikita mo sa kanyang mata kung paano niya sinasamba si Philip. Walang dialogue yun. Talagang doon naloko din si Lino Broca eh, dahil mata't mata pa lang solved ka na. Si Nora Honor yata, lahat ng mga memorable scenes sa pelikula, halos nabigay sa kanya. Ano yung kumukulong tubig? Iiwanan na siya ni Philip Salvador. Na-realize niya na ginagamit lang siya nung lalaking yun. Doon niya nabuksan yung isip niya na kailangan hindi siya magpapapi. Diyos ko naman! It's more than shock value. It's like a culmination of something na realistic pa rin, pero hindi mo ina-expect. Mula ng 1981, nang mag-premiere ito sa Cannes, sa Europe, patuloy na itong lumilibot sa iba't ibang film festival hanggang sa kasalukuyan. Ang kauli-ulihan ay noong 2005 sa Torino, Italy. Isang French critic yung sumulat na nagsabi na si Bona, yung karakter ni Bona, ay maihahanay doon sa mga immortal na karakter sa world cinema. Ina ka ng anak mo sa number 5 at Bona sa number 4. 3 more entries na lang at makukumpleto na natin ang listahan ng 10 pinakapaboritong Nora Honor movies. Kaya, mga ate, mga kuya, wala na pong lipatan, ha?